again mga cracks, nandito ulit sa ulit na number 1, Crackodil TV. So mga cracks, nakita nyo, nandito na naman tayo sa ating working area. So alam nyo na, mag-unbox tayo. And kung maalala nyo, last time mga cracks, kung naalala nyo, may ginawa tayong isa sa mga One Piece Grandship Collection. At ito nga yung ginawa natin last time, yung Moby Dick mga kakraks. And ngayon, dahil da na tayo dito sa project na to mga kakraks, meron na naman tayong bagong i-unbox at bubuin na Grandship naman. So under pa rin ng One Piece mga kakraks, ito naman ay yung Warship ni Vice Admiral Garp. So ito siya mga kakraks. Ayan. So yun mga kakraks, ito yung bubuin natin ngayon. Siyempre again mga kakraks, sabi ko nga sa inyo, mahirap siyang buuin mga kakraks. So, hindi siya ganun kadaling buuin. So kailangan may proper material, ka. So ito mga kakraks, nail file, ginagamit ko after ko i-cut out yung mga parts, kinikinis ko. Then ito naman crack, mga kakraks, hanap lang kayo ng maliit na parang cutter, or mas advisable kung meron talaga kayong tawag dito, parang ang tawag dun is Gundam toolkit, no, yung maliit talaga na panghiwa dun sa mga naka-parts kasi siya mga kakraks. And syempre, ginagamit ko rin tong aking special knife mga kakraks, no. So again mga kakraks, lagi kong sinasabi, kung gagamit ka ng mga knife or scissors or any sharp edge or pointy pointy tools, no, always be cautious ha. So ayan mga kakraks, ito yung gagamitin natin. So unbox na natin mga kakraks. So ito, maganda to mga kakraks, no. So ito, so again, wash out sa Kuis Collectibles. So again mga kakraks, hindi magiging possible natin, hindi magiging possible tong vlog natin kung hindi niya tayo na provide ng ni paring Raymond Alano ng Kuis Collectibles, no? ng mga grandships na hinahanap natin. So mga kakraks, baka malungkot kayo, no. So talagang yung binili natin grandships, hindi siya may specifications kasi to. Kung gusto mo yung small size, regular size, and oversize, no? So unfortunately, hindi kasi available yung oversize and medyo pricey yun mga kakraks. So dito tayo sa mga kakraks ha, na small size lang. So mga kakraks, upon opening the box, kung makikita nyo, no, meron yang how to make gunpla, kasi under siya ng Bandai mga kakraks, kaya meron siyang ganyan. Pero anyways, hindi naman yan importante, is the parts. Makikita nyo pag in-open nyo yun, meron yung sticker sa loob, tapos ito yung mga i-cut out natin carefully later. So yan, per parts yan mga kakrak. So basta lagi, ang advice is always tayo mag-iingat. And yun nga mga kakrak, hindi natin mabubuo yan kung wala to. Ito ang pinakamahalaga mga kakrak. Even though naka-write siya on Japanese, kung makikita nyo, no, naka-Japanese, pero susundan nyo lang step by step. Syempre mag-start ka sa number 1, which is nasan ba yung number, magsisimula ka lagi mga kakraks sa number 1, sa number 1, no. Ayan, magkakita nyo mga kakraks, magkakasunod naman yan, step number 1, step number 2. And advice mga kakraks, wag ka mag-skip ng steps kasi hindi mo siya mabubuo. It's a bit complicated, no, pero mabubuo natin yan. So ang kalalabasan niyan mga kakraks ay ganito. Ayan, ganyan yung kakalabasan niya. So mga kakraks, samahan niyo ako, buuin na natin. Kung makikita niyo mga kakraks, on this part, carefully ko nang binabasa yung step by step na manual ng Garp Warship para mabuo natin. And again nga, carefully ko na rin dine-detach yung mga every piece to create the boat.
yan. To, I mean, to create the ship. So, yan mga kakraks. Enjoy! So, kung makikita nyo on this part, carefully ko na rin dinidikit yung mga sticker to make the ship more ano realistic. So, ilalagay ko na yung mga sticker carefully dun sa ship, mga kakas. And yun nga, mga kakas. Stay safe lang sa pagdedetach kasi malutong yung plastic. Baka maputol nyo or masira. So, yun mga kakas. Enjoy! So yun mga kakraks, kung nakita nyo, no? Natapos na rin natin ang Garp Warship. So ito naman yung ano second project natin. So yun, makikita nyo, yan yung Garp Warship. Ayan. So mga kakraks, again, no? Hindi siya basta-basta, hindi siya ganun kadali gawin, no? Kailangan mo talaga ng oras para alam nyo yan. Totally mabuo siya, pero again guys, after niya mabuo, very fulfilling yung ano, very fulfilling yung achievement kasi akalain nyo, no, from dun sa maliliit na parts mabubuo mo siya through this, no? So ang ganda. So mga cracks, kung naalala nyo, pakita ko sa inyo yung ano, yung una natin ginawa, baka hindi nyo na naalala. So yung, diba, yung una natin ginawa is yung ano nga, yung Moby Dick naman ni Whitebeard. So ito naman siya mga kakraks. So ito yung una natin ginawa. So parang ano ba, sino bang mas malaki dito sa dalawa? Parang mas malaki pa rin to si Moby Dick. So ito naman yung first project natin in which talagang natest yung utak natin. So hindi rin, mas mahirap tong gawin mga kakraks for me, una natin ginawa. Pero again, worth it mga kakraks. So yung mga kakraks, after naman ito, yung susunod natin. So may natitira pa tayong, kung nakikita nyo, may natitira pa tayong tatlong barko na bubuhin. So mga kakraks, thanks for the love. Again, washout sa mga solid kong kakraks, no? Sa Magna Carta family, sa Pure Gold customer team, sa lahat ng supporters ko, nung basta lahat-lahat, mahal ko kayo. And again, mga craps, lagi sinasabihin dito sa Olive No. 1, Crackodil TV.